Hello, hello mga kabalyero. Ayan guys, papakita ko sa inyo yung dadaanan namin pababa. Galing kuweba ng Diyos Ama. Ayan, may landslide guys. So ang hirap tumaan dyan. Panuorin nyo. Malamang ikaw yung mapunta doon sa ano, doon sa may mismong loob. Dahil makasikap para mabuti-bati dyan. Hindi naman. Ba't saan kayo dumadaan? Dumadaan? Ay, na po tayo diba kahapon? Tayong dalawa? Oo nga. Ay, hindi ko dumaan sa puno ah. Saan kayo humawa? Ha? At least ba? Guys, mamaya na guys at kami maglalakbay muna. Sa baba na kami guys. Dito na kami sa baba. Hindi ko na na-video yung nasa taas kasi medyo matatarik na yung dinadaanan namin. Hindi ko mahawakan yung camera. Hindi lang sa baba na. Mataas kasi doon, matarik masyado guys. At yun nga, tulad ng nakita nyo mga kabalyero, yun ang aming dinaanan. Kamusta, kamusta, kamusta mga kabalyero? Ito na muli ang inyong poging kabalyero na hindi naman pogi. Piling pogi lang. Wow! Kami, forestry. Well, hindi ko pwedeng i-video guys eh. At naglulubid kasi kami doon. Hindi pwedeng ma-video na ma-video. At wala akong pangapit. Delikado rin kung magbibideo pa ako. Baka na-video ko nga eh. Kapalit naman eh, alam nyo na. Kaya pangitan nyo naman yung papaahon, diba? Yung pababa, mas mahirap. Yan nga mga kabalyero, mga kabalyera, our video for today ay nandito na kami sa forestry. Ito ang madadaanan mo pag ikaw ay pababa na galing ng kuweba ng Diyos Ama papunta sa Kinabuhayan. Yung Kinabuhayan ay isa ring magandang lugar guys. Pipicture ko rin sa susunod sa inyo yun guys. Napakaganda ng lugar na yun. Pwede kang mag-camping doon. Pwede ka rin mag-relax-relax, mag-chill. Pag ikaw ay pagod na talaga sa buhay dyan sa may Kapatagan. Wow! So for the meantime guys, eto na muna. Panoorin nyo na muna yung aking video dito sa forestry. Nakikita nyo naman guys gaano kasariwa ang kabundukan. Yan ang makikita nyo pag kayo'y nasa Mystical Mountain of the South, ang bundok Banahaw. Ito, dinadaanan ito ng mga kabayo, guys. Ito, mga pagkamahal na araw, ito mga tindahan nito. Ito mga tanim, may mga tanim-tanim. At iyan nga guys, tulad na sabi ko, may mga tindahan kasi dyan. Kasi nga guys, diba sabi ko, doon sa mga unang vlog ko, ang bundok Banahaw ay dinadayo ng iba't ibang klaseng tao, lalo na pagka mahal na araw. Yan, kasi kailangan na may mga tinda, may mga tao kasi na mga baguhan dito na naghahanap ng kung ano-anong pagkain. Ayan guys, nakakatulong din naman sa mga lokal na pag mahal na araw ay maraming mga bumibisita dito sa bundok Banahaw. Kasi kahit papano ay kumikita sila, nakakatulong tayo. Kaya lang, tulad nga na sabi ko guys, pag nandito naman kayo sa bundok Banahaw, ay ingatan nyo naman yung kalikasan para abutan pa yun ng mga susunod na henerasyon. Makita pa yun ng ating mga anak, ng ating apo. Yun. Pasya nga pala guys, ikikwento ko na rin sa inyo, ano ba ang meron sa Kinabuhayan? Yun yung dadaanan namin bago kami pumunta ulit pabalik doon sa may Santa Lucia. Ang Kinabuhayan ay sinasabing matapos ng tatlong araw ay muling nabuhay si Jesucristo. Yan nga, doon nyo makikita sa Kinabuhayan yung mga parang mga ribulto na ang pagkabuhay ng Diyos Ama. Dito rin sa Dolores, Quezon, o dito rin sa Kinabuhayan, marami kang makikita o napapalibutan din ito ng maraming klasing bato na mahiwaga. May mga misteryo tulad ng mga sabi ng lokal sa akin. Meron din ditong waterfalls. May mga kuweba. Yung kuweba na yun ay tinatawag na Exe Homo. At may magandang ilog. Wow!
Dito rin sa kinabuhayan, makikita mo ang isang lugar na tinatawag nilang Pinaggapusan. Yun daw ang pinagtalian kay Kristo habang siya ay pinapalo ng mga Hudyo. Yun ang kwento ng mga lokal sa akin. At guys, ang ilog dito o ang lasa ng tubig dito ay kakaiba. Lasang soda. Wow! At dyan din guys, sa kinabuhayan, may makikita kayong isang malapad na bato na may bakas ng mga yapak. Isipin mo yun, no? Bato yun pero may bakas ng yapak. Wow! At yung yapak naman na yun guys, ay pinaniniwalaan na mga taga dito na yapak ni Hesukristo. Yun din ang pinaniniwalaan ng mga namamanata dito sa kabundukan. Yun daw ay yapak ni Kristo na naiwan nung siya ay sumampa dito sa bundok Banahaw. Wow! Ikita rin sa kinabuhayan ang tinatawag na pinagburulan. Yun daw ay ang pinagburulan ni Kristo. Yun yung sinasabing kuweba guys, na kung tawagin namin na mga kasama ko ay ex-homo. At doon sa ex-homo rin na yun, guys, makikita nyo ang isang figura na muling pagkabuhay ni Hesukristo. Yan. Doon kasi siya binurol at doon din muling nabuhay. Kaya pag nandun na kayo sa kinabuhayan, guys, ayan, matutuklasan nyo lahat yan, guys. Kaya kung kayo interesado, pwede naman kayo magpunta doon sa kinabuhayan, guys. Wala naman kailangan na permit from DENR. Kailangan lang ay merong kayong paalam sa mga barangay. Kasi doon ay bawal din magkalat. Kasi nga, tulad na sabi ko sa inyo, ang lugar na to ay isang protected place. Wow! At doon naman sa kinabuhayan din, ha, guys, ha, meron din isang lugar na tinatawag namin na Santos Colegio. Yun ay isang lugar na pwede kang matulog, mag-camping at mamanata. Kasi yun ay parang isang maliit na simbahan na design. Pero hindi siya simbahan talaga, guys. Isa siyang nature na nag-courting parang nasa isang kapilya. Yun, yan, yung mga kabayo, guys, oh. At yun nga, mga kabalyero, mga kabalyera, yan ang kwento ng kinabuhayan dito sa Mystical Mountain of the South sa Bundok Banahaw. I hope na nasiyahan kayo sa aking munting kwento dito sa Bundok Banahaw. At iyon, nandito nga, nakarating na kami sa may pinakabungad ng forestry. Guys, dito, makakabili ka ng mga murang gulay. Teka, papakita ako sa inyo. Ay, guys. Ito, guys. Dito, baksakan naman ito ng gulay, guys. Ayan, guys. Mga gulay. Sayote. Gabi ba yun? Tsaka beans, guys. Ayan. Kasi may mga taniman sa taas. Vlogger, Luya, vlogger. Roger! Si... Oh, pakasama nyo ako sa ano, paano? Sa kinabuhayan tayo, di ba? Yes! Ano pangalan mo? Agamulak po. Agamulak, punta na din si Agamulak, oh. Sayote. At ito na nga guys, nandito na kami. Malapit na kaming lumabas ng forestry. Yan, tingnan nyo guys. Papakita ko rin sa inyo guys kung nasan yung barangay hall na pwede nyong pagpaalaman pag kayo ay mag-i-stay sa kinabuhayan. Ayan guys, nakikita nyo ba? Yan, yan ang barangay hall ng kinabuhayan. Diyan kayo pupunta, maglilista ng pangalan, mag-iiwan ng ID pag kayo ay mag-i-stay dito sa Bundok Banahaw. Yan, ang ganda ng barangay hall nila, di ba? Wow! Yung kami galing sa taas na eh. Yun nga, yan, tinuturo ko sa inyo guys kung saan kami galing, napakataas. Yan, eto na guys, palabas na ako ng forestry, nandito na ako sa bungad. Diyan naman, pag nandito na kayo sa labas, yan, magre-relax na kayo, makakabili na kayo ng mga soft drinks, ng mga tinapay, ng mga kung ano-anong pwede nyong kainin na hindi nyo nakain doon sa taas ng kabundukan. At iyan nga, mukha lang kabalyero, hindi na maipinta. Sobrang pagod ko dyan guys, promise. Pero dahil sa gusto ko maipakita sa inyo kung ano ba meron bumabalot na misteryo sa Bundok Banahaw, ay ayan, sinuong ko kahit na medyo delikado at maraming nangyari sa akin na hindi maganda, eh tinuloy ko pa rin guys. Para naman makita ng mga ibang tao na dating pumapanig sa Bundok Banahaw, ano na ba ngayon ang meron na itsura ng Bundok Banahaw na talagang hinahangaan sa kagandahan. At ito nga ay ang pinakamataas na kabundukan sa Calabarzon. O paano mga kabalyero, mga kabalyera, hanggang dito na lang muna ang kwento ko. I hope
at ako'y umaasa na sana ay may natutunan kayo sa aking vlog dito sa Bundok Banahaw. Yung vlog ko ay para sa pagmamahal sa kalikasan. Yun guys. At sana kahit saan bundok, kahit saan dagat, pag kayo ay nagkalat, syempre masisira yun, 'di ba guys? Kaya mahalin natin ang kalikasan. Update ko na lang kayo later. Andito na kami sa paanan. Andito bahay nila Randy. Yan. Update ko na lang kayo later guys ha. Andito na kami sa lapal. Andito na kami sa kinabuhayan. Ayan na si Baba. At iyan nga yung bahay nila Randy guys. Diba sabi ko sa inyo, si Randy ay lokal ng Bundok Banahaw. Sila ang mga nag-guide dito sa Bundok Banahaw pag gusto nyong libutin ang Mystical Mountain of the South. Yan. Wow! Nga pala, yung mga nag-follow sa akin sa Facebook ko na Francis Infante Malgapo, maraming salamat sa inyo guys ha. At yung sa page ko po na Poging Caballero, maraming salamat din po sa nag-follow. Thank you po and God bless sa inyong lahat. Yan guys, yan ang mga kaballero ng Bundok Banahaw. Yan ang mga original na kaballero. Salamat po!